one intriga hot seat, one female survivor. Sa harap ng kontrobersya, will she fight the temptation to tell the truth? Ang nagyayaman-yamanan sa Temptation Island, na carried away nga ba sa kissing scene nila ng heartthrob na tumagal daw ng mahigit sa isang minuto? Ang social climber, gaano naman katotohong pinopormahan daw ng gwapong waiter? Bakit nga ba panay daw ang kulitan nila sa set at palitan ng romantic tweet sa Twitter? Ngayon may mga bago ng lalaki na nalilig sa kanya. Handa na nga ba siyang magsalita sa kanyang controversial love life in the past? Third party nga ba ang dahilan ng kanyang four-year relationship with a hunky celebrity? Why would waste my time and then get hurt and stuff like that? Parang I'd rather just not have a boyfriend. The Stranded Island Girl. Ibibilad na sa matinding interrogasyon at magtutuos sila ng bading na tatayong interrogator niya. Solenn Heussaff sa Don't Lie to Me, Reloaded. Yes or no lang ang sagot, pero huling-huli ka. Shake it, sweet. From your head down to your feet. Gusto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Akala nyo, snas, mahuhulog ako. Hindi. Ako lang hindi nyo sinasalo, pero hindi nahuhulog. Mesa gagamba ako, no, ewan ko sa inyo. Sigurin mo na yung seatbelt. This is it, mga kapuso, pwesto na. Nandito na po ang pagkaganda-gandak. Dito yata ang bagong crush ng bayan ngayon. Lahat ng mga kaibigan kong lalaki at tomboy, tinatanong sa akin kung maganda ba daw talaga ito sa personal. Hinihingi ang number niya. Yung mga kaibigan kong bakla, gustong gayahin yung mukha niya. Ay, nakakaloka. Masakit ka sa ulo, Miss Solenn Heussaff. How are you, my hello, friend? Hello po. And I'm very proud to say na friend ko na po si Solenn. Finally, meron na akong kaibigan na alta sa syudad. Ayan. So, am I right? Can I announce it now that we're now friends? Very close yeah, up now. Yeah, it's okay. You, me, and Rufa May. So, I wonder why you and me and Rufa May became very close. To think that we don't understand you when you talk. What do you think? Why? What's the reason? Bakla kaming lahat. Tama! Yun na, buti sa'yo na nang galing. Nakakalawa ka. Nakakatawa tong batang to. Okay, eto na. Nakapresto na rin, syempre pa, si Inspector Miranda na talaga naman nagpagupit. Paano malamang si Solenn ang sasalang sa ating digital lie detector test? Nakapresto na rin po ang ating mga kaibigan mula sa Philippine National Red Cross QC Chapter kung sakasakali ako ituluyan ng mahilo, maduwal o maaksidente. Ayan, hindi ako matuluyan ng bitawan ng hindi ako saluhin ng snaps. Ayan. Ay, eto ka na. Solenn, hindi na ako papaligoy-ligoy pa, ha? Nandito na ang unang tanong. Solenn, mamaya natin pag-uusapan yung present. Past naman na, pwede nang pag-usapan. Is it true na meron ka daw karelasyon noon na 4 years, ha? Na itinagal na itong first boyfriend niya na celebrity din. Aba! At ayon sa mga matatabilang dila, kasama na ang mga staff sa French Embassy kung saan kakilala kanila. Pati na rin ang mga nasa beauty bar habang nagpapamanicure, pedicure, kulot. Pati na rin ang mga chismosang Filipino-French na nagchichismisan habang nag-golf. Nung nag-break daw kayo niyang first showbiz boyfriend mo na yan, gumawa ka daw ng 500 pairs of earrings. Aba! Nakakaloka. Mamaya mo lang kalaruhin yung 500 pairs of earrings. Naloka ako doon, ha? Ang gusto kong malaman, totoo ba yung mga bulong-bulungan na matatabi ng dila, Solenn? Na kaya kayo naghiwalay nitong celebrity boyfriend mo ay dahil sa third party. Don't lie to me. Yes or no? No, no. No, wala naman daw third party. Correct. So, baka nag-usap lang, nagkasawaan ng 4 years, ano? At gumawa ka ng iris, hindi ko naman masisisulit. Ako, nung nagbe-break kami ng mga jowa ko, nagluluto ako ng kalamay, adobo, lahat. Makain ako ng madaming pansit. Ano ba sasabi natin, studio audience? Wow! O, yung iba, truth ang sabi. Pero, ngunit, subal na tapat, hindi kayo ang husga, kundi ating digital lie detector test. Inspector Miranda, resulta. In fairness. Oh, Solenn, why'd you broke up with that ex-boyfriend? You? Why?
Kasi long distance kami, so medyo mahirap yung relationship. Because that time you were still in France studying, right? Tapos we just grew apart, yun lang. Alright. May, your fans are asking what college you took up there in the France? Studio Berceau. Yeah. Fashion design class. Fashion designer dito. Ang daming nagagawa. Kumakanta, sumasayaw, fashion designer. Alam mo, ano pa ba? Yung sinusuot ni Peachy. Oo, gumagawa ng mga accessories. So sobrang perfect itong babae ito. Dapat na ito itumba. Alam mo, kapintasan mo na lang yata, Solenn, yung pagtatagalog, no? Dahil you're not yet fluent in Tagalog, no? Hindi pa. Yeah, that's my biggest problem. Pero nag-aaral siya. Nako, kabahan na kayo. Nako po. At napaka-professional niyan. Pag yan natuto na mag-Tagalog, ako mismo tutumba dyan. Solenn, not truth yon. Pero tignan natin kung ano pa ang resulta dahil narito na ang pangalawang tanong. Pinag-uusapan sa Fernando's? Sa Fernando's Catering ba ito? Ah, talaga? Ah, Fernando's, ano yun? Ay, yung bake shop? Oo. Pinag-uusapan sa Fernando's habang binibake ang mga birthday cake na padala nila sa akin ngayong hapon. Pinag-uusapan din naman kumakain sa Minute Burger. At, mind you, pati ang mga bumibili sa Happy House Donuts. Na, Solenn! Na carried away ka daw, Solenn. You know you could not lie to me in this question because I was there. I'm not over there. There. Na carried away ka nga ba, Solenn Heussaff? Sa kissing sinyo ng ka-love team natin, mind you, not just yours, ha? You watched the movie? Me first before her. Na-carried away ka nga ba sa kissing sinyo ng ka-love team natin na si Mikael Daes? Dahil umabot ito ng isang minuto. Solenn, don't lie to me. Yes or no? We're professionals. No? Yes. Ha? Yes. Yes. Okay. Umamin! Oo. Kasi nakita ko yun, nakita ko yun, may kagat, napaka... Hindi na nga daw lips to lips ang tawag doon. Ano na? Hindi na rin French kissing eh. Tonsil. Ang ginawa daw ni Solenn tsaka si Mikael, kaya panoodin yun itong Temptation Island, tonsil to tonsil. Alam mo, sasabi na ating studio audience. True. O in fairness, para admit din ni Solenn yun ah. Pati na natin, baka naman umi-etchos lang to. Chief Inspector Miranda, resulta. Okay, you explain. So, why'd you... I was there, everybody was shocked. You bite her, him. Kinagat mo si Mikael. No, kasi si Direct Chris said medyo rough yung couple namin. So, parang okay. We have to make it more rough than the others. So, syempre naman, bawal ng dila sa pelikula. So kagat na lang. So, ipin na lang. Ah, so, tip to tip pala ito. Tip to tip. O kaya, tip to lips. Ayun lang. Ay, abangan nyo yung pelikula sa eksena na yan sa Temptation Island at kasama nila ako sa eksena. Ay, basta ayoko na lang magsalita. Yun na.